nalirawang ang kamay ng Health Department at hindi pwedeng balikan ang mga taong nag-donate ng dugong kontaminado na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Hindi raw kasi ito pinapayagan sa ilalim ng batas. Kaya ang panawagan ng Health Department, mahalagang alamin ang inyong HIV status. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Indikasyon daw ang mga nadiskubreng kontaminadong blood donations ng malalang problema ng pagkalat ng HIV sa Pilipinas. 550 blood units ang nagpositibo sa HIV noong Disyembre, 7 naman nitong Enero lang. Sabi ng Health Department, lumalabas na may mga blood donor na hindi alam na may HIV sila o mas malala, alam nila ito pero sadyang hindi idineklara. Yun ang malungkot na katotohanan. Kung hindi nila alam kung paano nakukuha HIV at sila mismo may HIV, yun po ang dahilan kung bakit kakalat po HIV sa ating bansa. Bagamat may record naman daw sila ng blood donors, may sistemang sinusunod at ipinagbabawal daw na kontakin nila ang mga ito. Baka raw kasi kung ano ang gawin ng taong hindi pala alam na infected sila. Bukod dyan, pwede rin daw kasing magkamali sa testing. Paano kung nagpalit lang yung pangalan at testahan mo, nagkaroon ng ganong error, di ba? So sinasabi namin, hindi, sa yung blood yun, eh, nagkamali pala sa listahan. Kaya panawagan ng Health Department, magpasuri lalo na kung nagkaroon ng higit sa isang sexual partner para malaman ang inyong status. Mahalaga ang pag-iingat, lalo't merong mas malakas at mabagsik na bagong strain ng HIV. Yung Thai strain, lubang nakakahawa, mabilis mag-progress sa AIDS, progression sa AIDS, at may potential na baka yung gamot na ginagamit natin ay resistant siya. Sa ngayon, nasa mahigit 39,000 na ang bilang ng mga Pilipino nag-HIV positive o 26 kaso kada araw. Sa katunayan, punong-puno na nga raw ngayon ang HIV AIDS ward ng San Lazaro. Nagagaya na tayo sa Estados Unidos nung dekada 80 kung saan marami sa kanila ang payat na payat, ang daming mga infection, maglalabasan yung cancer. Pero aminado ang DOH, posibleng mas malaki pa ang bilang dahil may mga unreported cases pa o yung mga hindi nagpasuri at nagpagamot. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras.